Kwenestyona ng veteranong mamamahayag na si Mike Abe ang hindi pagdalo ni outgoing Vice President Lenny Robredo sa katatapos lang na inaugurasyon ni Vice President-elect Inday Sara Duterte sa Davao City. Ay na pa ako nang gigigil dyan sa iso niyan eh, kasi hindi talaga ako hindi ko matanggap yan eh. Pasintabi na Lenny Robredo, outgoing ka na. Hindi ka makatanggap hanggang ngayon. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Gaano kahalaga yung event sa Bicol? Aniya, mas matutuwa umano ang buong mamamayang Pilipino kung sakaling dumalo ito sa inaugurasyon ni VP-elect Inday Sara Duterte na inaabangan ng buong bansa kung saan dito maipapakita ang tunay na pagkakasundo at pagkakaisa. Ani Mike Abe, mas mahalaga ang ginanap na inaugurasyon ni VP-elect Inday Sara Duterte kaysa sa lokal na event sa Bicol na dinaluhan ni outgoing Vice President Lenny Robredo. Eh kung ipinakita mo, nagpunta ka ng Davao, nakipagbeso-beso ka kay Vice President Sara Duterte, matutuwa ang buong Pilipinas, matutuwa ang buong mundo na nakaabang dito sa nangyayari sa ating bayan. Dahil makikita yung totoong reconciliation at pagkakaisa. Bakit hindi mo pa matanggap yan? Kung sino man ang nag-a-advise sa'yo, tanggalin mo na yan. Wala kang kinabukasan dyan. Kung ikaw naman, kung ito naman hindi mo iniisip o ayaw mong isipin na napakaganda nito, hindi ko na alam kung bakit hindi mo na ginagawa at hindi mo iniisip. Sang-ayon naman si political analyst Professor Austin Ong sa naging pahayag ni Mike Abe na panahon na umano upang magkasundo at magkaisa ang bawat partido sa kabila ng mainit at makulay na politika sa bansa. Ani Ong, maiintindihan umano ng taong bayan kung magpapadala na lamang si Robredo ng kinatawan nito sa Bicol upang makadalo sa inaugurasyon ni VP-elect Inday Sara Duterte. This is the time yung local event ni Madam VP Lenny sa Bicol. The people will understand, di ba? If she sends a representative and she has to attend the inauguration in Davao, which is for the country, no, for the nation. Actually, it reminds us yung may isang incident din, no, in the previous kay Pinoy na, di ba, nung pagbalik ng SAF-44, him attending arrival of the body, he went to a factory, opening of a factory, no? So yun din yung siguro ang kulang nila na the people do not feel that they have the sympathy and the empathy sa mamamayan. Importante rin yan. Samantala, umaasa umano ang taong bayan sa tunay na pagkakaisa para sa tuloy-tuloy na progreso, gayon din ang pag-asa, mandato at potensyal ng Marcos Duterte administration sa kabila ng kinakaharap na hamon ng pandemya. Ito si Kyra Gaspe para sa North Central Luzon News Media.